Magandang umaga mga bata! Nandito na ang ating aralin para sa asignaturang MTB-MLE para sa unang linggo. Ang ating tatalakayin ay pakikinig at pakikilahok sa talakayan. Ako si Miss Edsie, ang gurong mga kasama ninyo sa talakayan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makikinig at makikilahok sa talakayan ng pangkat o klase tungkol sa tekstong napakinggan. Narito ang paunang pagsasanay. Lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang at X kung hindi. Unang bilang, gumamit si Luis ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda sa kanya. Ang tamang sagot ay check. Pangalawa, hindi pinansin ni Jana ang kanyang guro nang makasalubong niya ito sa daan. Ang sagot ay X. Pangatlong bilang, magiliw na binati ni Carla si Aling Tisang nang pumunta ito sa kanilang bahay. Ang sagot ay check. May mga magagalang na pagbati at pananalita na ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Una, magandang araw, umaga, tanghali o gabi. Tuwing kailan natin ginagamit ang pagbati na ito? Ginagamit natin ang magalang na pagbati na ito kapag ating makikita o makakasalubong ang ating mga kakilala. Pangalawa, kumusta ka? Ginagamit naman natin ito kung nais mong kumustahin ang iyong kakilala. Pangatlo, maraming salamat. Ito ay iyong sinasambit kapag nais mong magpasalamat sa isang tao. Pang-apat, wala pong anuman. Sa wikang Ingles, ito ay you're welcome. Ito naman ang ating isinasagot kapag sinabihan ka ng maraming salamat. Panlima, makikiraan po. Bilang paggalang, ito ay ating sinasambit kapag tayo ay makikiraan sa mga dalawang taong nag-uusap. Pang-anim, paalam na po. Ito ay ating sinasabi kapag tayo ay aalis na. Pampito, paumanhin po. Ito naman ay ating binabanggit kapag tayo ay may nagawang hindi maganda sa ating kapwa. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang check kung ang pangungusap ay magalang at X naman kung hindi. Unang bilang, tutuloy na po kami. Salamat po sa inyo. Pangalawa, ano po bang maitutulong ko? Pangatlo, lumapit ka nga. Pang-apat, ikuha mo ako ng isang basong tubig. At panlima, papasok na po ako sa paaralan. Narito na ang mga sagot. Unang bilang, check. Pangalawa, ang sagot ay check. Pangatlong bilang, ang tamang sagot ay X. Pang-apat, ang sagot ay X. Panlima,
Pangalawa, kumain ka na ba? Tanong ng iyong nanay. Ang wastong sagot ay titik. A. Opo. Pangatlo, bago ka umalis ng bahay, ano ang iyong sasabihin? Ang tamang sagot ay titik. E. Paalam po. Pang-apat, gusto mo ng ulam ngunit hindi mo maabot. Ano ang iyong sasabihin? Ang tamang sagot ay titik B. Pakiabot po. Panlima. Nakasalubong mo ang iyong guro isang gabi. Ano ang iyong sasabihin? Ang sagot ay titik C. Magandang gabi po. Halina't basahin natin ang kwento. Araw ng Pamilya. Tuwang-tuwang pinanonood ni Tatay Luis at Nanay Malin sina Luisa at Juice na naglalaro sa parke. Naghahabulan ang magkapatid. Nagpadaos-dos sila sa slide. Sumakay din sila sa duyan at siso. Walang pasok kaya nagkaroon sila ng mahabang oras para ipasyal ang mga bata. Nang mapagod ay masayang nagsalo-salo ang pamilya Villenes sa pagkaing inihanda ni Nanay Malin. Kaugnay sa binasang kwento, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang bilang, sino ang mga tauhan sa kwentong binasa? Ang sagot, ang mga tauhan sa kwentong binasa ay sina Tatay Julius, Nanay Malin, Luisa at Juice. Pangalawa, saan nangyari ang kwento? Ang sagot, ang kwento ay naganap sa parke. Pangatlo, bakit tuwang-tuwa sina Tatay Julius at Nanay Malin? Ang sagot ay, tuwang-tuwa sina Tatay Julius at Nanay Malin sapagkat nakikita nilang masayang naglalaro ang kanilang mga anak. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa unang aralin. Hanggang dito na lang mga bata. Huwag mong kalilimutang mag-like at mag-subscribe sa ating video. Hanggang sa muli! Paalam!